magandang hapon po sa inyo lahat. Si Annie Ortez po ito na magbibigay ng aking personal testimony. Mula po nung pinagkatiwala sa akin ang prayer network, maraming po akong blessings na receive. Maraming po nangyaring pagbabago sa buhay ko, na improve po yung maraming bagay sa aking spiritual life, especially sa aking prayer life. Muna po akala ko simpleng texting lang po to at saka mag-pray lang. Nung pagtagal-tagal po, nakita ko na marami rin palang challenges, marami mahiging problema, tapos marami pong expectation, and ano po mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Pero kahit na po mahirap ang network para sa akin, madali na rin po kasi gusto ko itong ginagawa ko. Saka, this is my easiest way to serve God. Kaya kahit na po ganun kahirap, yes pa rin ako kay Lord. No? Mag-continue pa rin ako sa prayer network. Meron po tayong mga prayer requests na na-answer ng yes at ina-answer ng no ng God. Pero kahit na po anong answer niya, wala tayong magagawa doon dahil yun ang mas nakakabulo sa atin at yung kalooban niya para sa atin. Nagaya po ng aking request po sa Hagay Institute Training ko sa Hawaii. Hindi ko ba na-deny yung aking US visa application, which is okay lang po kasi patuloy pa rin naman siya sa March 24, 2009 sa Singapore na po yun. Eh, okay na rin po yun sa akin kasi maraming po akong ginagawang trabaho ngayon. Kaya masaya na rin ako na postpone na siya. Noong po May 17 this year, nag-ask po kami ng prayer request for our evangelist ng Saloneta. Mga kasama ko po rito, mga small group leaders, students ko na first time nilang mag-share. Eh, nagkataon na may bagyo, tapos umuulan. Eh, yun na po yung matagal namin schedule, kaya kinakailangan na rin namin ituloy. Eh, doon po sa aming schedule na evangelism ng 2 to 4, alam niyo po, nag-work si Lord dito dahil hindi po siya umulan. Walang ulan kahit na isa. Tapos po, ang sarap-sarap ng hangin, ng weather at the time sa Luneta. Kaya nakapag-share po sila sa 14, although hindi ko po eh, hindi naman nag-stay kay Christ, yung iba po eh, ni-reject sila. Pero okay lang po kasi prepared sila sa possible na mangyayari sa kanila. Isa pa pong praises na na-receive namin dito, yung pong June 21 na medical dental mission namin sa San Jose, Caracas. Nagkataon din po na may bagyo dito. Actually, signal number 4 na po sa Batangas eh. Hindi ko maintindihan po, lagi nakakapag sa bagyo yung aming mga activities. Pero at the same time, the Lord is in control of the weather. Mula umaga hanggang 3 o'clock, hindi po siya umulan. Tamang-tama, 3 o'clock po yung usapan na cut-off namin ng pagtanggap ng mga magpapaservice sa amin. Eh, hindi na po umulan. Kaya, nakakatawa na even in the weather, God is in control. Talagang pinatunayan niya na He is powerful and nakikinig siya sa mga prayers ng mga anak niya. Yun po. Isa pa pong blessing doon na kasama ng aming medical dental mission na yun. First time po na nabigyan kami ng recognition. Meron pong award, tapos meron parang malaking certificate na biniligyan ng award ng Agape Outreach. Eh, siyempre, ako po yung representative na dahil ako yun nando. Kaya ako yung nagtanggap ng award. At nakakatawa po ito kasi naka-video pa kami. Tapos yung video na yun, nakapaso siya sa YouTube. Kaya nando siya sa YouTube. Yun po. First time ko yun na naka-receive ng award for Agape Outreach. Then, this day po, this is also a prayer request kasi natuloy na request itong assembly natin. And at the same time, this is my spiritual birthday. So, 24 years na po ako sa Christian ministry. Kaya natutuwa po ako na umabot po ako dito. Praise God po.